determination, passion, and creativity. Diyan mayaman si John. At sa bawat pagsubok na ibinabato sa kanya ng buhay, he conquered it na may matapang na sandata, ang kape. I'm John Rey Plaza. I am 34 years old. Head barista of a coffee shop. Ngayon, isa ng founder ng Cafe Venus Coffee Mobile dito sa Davao. Tubong Davao. Nagmula si John Rey sa simpleng pamilya. Bata pa lang, masasabi niya na literal na binuhay siya sa kape. Merong time na yung inulam ko na lang is ano, yun na, yung kape, yung gatas. Lima kaming magkakapatid. Ako yung pangalawa sa panganay. Yung trabaho ng parents ko is hindi regular. Kaya naisipan ko na maghanap ng pagkakakitaan. Sa murang edad, maparaan na si John Rey. Yung buhay namin noon, sa elementary days ko, nagbebenta ako ng pandesal, takatak, sigarilyo sa hapon, pambaon para hindi na maghihi pa sa magulang. 6 p.m., nagtatapon ako ng basura. Kinukolekta ko yan sa school namin. Yung sahuran ko doon is 15 and 30. Yun, kada 15, may sinasahod ako na 800 plus. So yun, okay na yun. May pang-allowance ako. Yun yung pangbaon ko, then pang-matrikula ko. Maraming trabaho ang pinasok ni John Rey para tustusan ang pangangailangan ng pamilya at sarili niya. Pero isa lang ang propesyong minahal niya talaga, ang paggawa ng kape. 21 years old ako noon. Nung nag-start ako as a barista, na-inspire ako sa isang Korean novela ba yun dati, 2005, yung Coffee Prince. Kasi yun, may latte art. Kasi mahilig din ako sa kape. Tsaga ako na mag-apply sa isang mga kilalang coffee shop dito sa Davao. Nag-try ako kahit wala akong experience. Nagsumikap si John Rey na matutunan ng lahat para ma-enhance ang knowledge niya sa pagiging barista. Pangarap niyang magtayo ng sarili niyang coffee shop kasama ang kanyang kapatid na si Aldrin. So yun, yung mga time na yun na nag-work ako sa isang coffee shop na. So palagi kong pinapapunta yung kapatid ko. Yun si Aldrin, para pa-inspire sa kanya na maganda sa ganitong profession. Lalo na sa isang coffee shop. Pero sa coffee shop din nangyari ang isa sa pinakamalaking trahedya sa buhay ni John Rey. Time na sa coffee shop ako, pauwi na ako nun, yung magko-close na kami, pumunta siya ng shop, lasing. Lasing siya nun ang time na yun. So yun, ginapantay ko lang siya sa labas. Sinaksak siya. Bali, natripan siya. Pagdating ng ospital, 50-50 na siya. Sinisiguro yung sarili ko, bakit hindi ko siya pinapasok sa coffee shop. Kung pinapasok ko sana yun, wala sanang ganong mangyari. Kaya yun yung isa, ma'am, na umalis ako sa coffee shop. Kasi parang dun ko rin maalala siya. Yun yung last niya na nagpakita siya dun sa akin. 6 months ako nagpahinga. Tapos yung time na yun, bumalik na yung gana ko sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, na-overcome din ni John Rey ang trauma niya. Hindi lang siya bumalik, kundi nagtuloy-tuloy sa pagiging professional barista at coffee roaster. 2018, nagsimula yung interest ko sa pagko-compete sa barista or yung latte art. Kahit mag-overtime pa, para lang makuha yung pagiging magaling na barista sa competition. Hanggang sa noon na nga, July 2019, ako yung na-awardan ng champion sa Coffee Tasters. National yun siya, Coffee Triangulation. Davao, Cebu, and Baguio. Thanks for looking up for John Rey. Hanggang nangyari ang pandemic, sa kasagsagan nito, nagsara ang coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Inisip niya kailangan niyang buhayin ang pamilya.
Kaya nabuo ang konsepto ng kapewenyos. Kapewenyos. From coffee to kape, Bisaya. Then, wenyos from Dabawenyos. So, proudly Dabawenyo kasi dito talaga ako lumaki sa Dabaw. Nagka-idea ako na itry ko kaya yung mobile coffee, may motor naman ako. Dati ko pa alam yun kasi napapanood ko yun sa ibang bansa na gumagawa sila ng kape in a mobile or sa motor. Trinay ko, may gamit naman ako. Hanap ako ng mga place para lang makapag-start. So doon na, nag-start from 3 cups to 10 cups to 15 cups. So yun na. Mula sa tagumpay niya sa barista competition circuit hanggang sa pagtatayo ng Kapewenyos, iisa lang ang pinasasalamatan ni John, ang kanyang mentor at dating co-worker na si Wilson John. Si John Wilson, nakilala ko siya sa Majesty Coffee House way back 2017. Galing kasi siya ng Qatar. He's a roaster. Kapunta na rin siya ng Ethiopia, which is dun galing yung history ng coffee. So marami na talaga siyang alam. So doon ako na-inspire sa kanya kasi sobrang humble ng taong yan. Hindi siya madamot na mag-share ng experience niya. Pagturo ko kay John is hindi ko na-expect na ganun pala kalaki. I was really impressed na ganun ka-successful siya. Apart sa successful niya is he looked behind kung sino yung tao. Hindi siya boastful, ganun siya. Humble. Sir John, paano kita mapasasalamatan? Maraming salamat sa lahat ng tinuro mo sa akin about coffee, yung knowledge, yung learnings na mga nakuha ko. Ako mismo din na inspire mo, na ipasa ko sa ibang mga baristas. So maraming salamat. Humayo tayo at magkape. Hi John, very proud and honored ako na you look up to me, na akong pinapasalamatan mo for your growth. Keep up the good work. Kay Wilson John, natutunan ni John Rey ang kahalagahan ng pagpasa ng kaalaman at kabutihan. Para naman kay Wilson, kape ang nagsilbing sandigan sa mga pinakamapait na pagsubok sa buhay niya.